Okay, good morning po ulit sa inyong lahat at welcome po ulit sa ating YouTube channel. At ito yung pangalawa nating video na may i-upload sa araw na ito. So, simulan natin sa ating intro. Yes, mga ka-DJ Cass, ang vlog po natin ngayon ay ang ito nga, nagdi-discarga tayo ng mga nabili nating panels na actually yung first video ko yung part 1 ay 12. So nakapag-decide ako na gawin kong 14 na panels para kasi na-check ko nga yung bubong at medyo kasya naman yung 14. So binagdagan ko ulit ng 2 at saka tinodo ko na rin, kumuha na rin ako ng 2 isa pang battery na 120. So far, mayroon tayo ngayon ng 240 amperes kasi 2 natig 120 amperes na high G na battery. Ito po yung LiPo 4. So, tinatapos muna namin mag-diskarga itong mga panels. Linalagay muna namin dito sa taas para mamaya-maya lang sa oras ng pagkabit ay hindi na kami mahihirapan. Kaya iniisa-isa muna na namin dito, linalagay. Tapos na rin to. At maya-maya lang ay mag-uumpisa na rin ako maglagay ng yung mga circuit breaker at saka ATS. So napag-isip-isip ko rin na hindi ko kakayanin mag-isa, kaya sabi ko nga doon sa una kong video na DIY, pero parang mahirap kasi nga hindi ko kaya dahil ang laki nito, so kailangan ko talaga ng manpower. So nakapag-decide ako na kumuha ako ng 3 tao at aalalayan na lang ako. At yung iba naman ipapagawa ko sa kanila. Kasi marami ang gagawin namin. Kaya kumuha na ako ng manpower dahil nga hindi naman ako magtatagal dito at aalis ulit ako. So kailangan matapos ko ng map. So panoorin po natin ang video nito. Kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutan po mag-subscribe at mag-click na rin ang notification bell para updated ka lagi sa mga video na ina-upload ko about dito sa solar saga. Lagay mo muna ron sa tabi. Tapos mayroon tao ron sa kabila, no? Ha? Dito na. Oh, medyo buhatin lang. Medyo may kabigatan to mga parts dahil nasa 70 kilos bawat isa. Kaya dahan-dahan lang, baka mamaya madisgrasya pa. Ayan na, antayin ng isa. Parts, pakiabot mo na yung wire dyan. Pakipasa mo lang dito. Alis, tanggalin na muna natin yan para luwag-luwag kayo dyan sa loob. Lagay mo dun sa maya gate lang. Pare, no? Dyan lang. Okay, salamat. Shoutout po pala itong mga kasama ko, mga pare ko. Ito yung mga PD cab drivers dito sa amin lugar. At masisipag ho ito. Lahat may mga pamilya. Kaya ito yung hanap buhay nila. Mag PD cab, mga PD cab driver. So, yan lang sa may ano? Dito na lang natin ilalagay sa may upuan para for safety. Ito na nga yun guys, yung mga solar panels natin na 14. Ito yung Trina Solar na TSM 550D18 na may maximum power na 550 watts saka yung maximum power voltage niya is 41.6 volts. Yung maximum power current ay 13.21 ampere. Tapos yung circuit voltage ay 49.8 volts. Yung circuit current, short circuit current naman ay 14.2 ampere. At sa mayroon siyang fuse na 25 ampere. Maganda tong Trina Solar eh, dahil nung napanood ko si SolarRents ay inano niya, kinumpere niya yung Canadian Solar sa Katrina Solar, yung 550 watts. Kinumpere niya dito sa Trina Solar na 500 watts ay halos nagkakapareho lang yung naha-harvest na voltahe. So nag-decide ako na Trina Solar ang pinili ko.
At ito naman guys, ito yung 10.2 na Go Green inverter na gagamitin natin, na nabili ko pa dito sa Dubai. At ito yung mga breakers na gagamitin natin dito sa loob. Mas maganda to para safety. At dito nga, na nakabili na rin ako na ng mga breakers galing pa ng Dubai, saka itong SPD at saka itong meter, dito ko rin nabili sa Dubai. Ito yung Andeli, para ma-ano natin, maikumpara natin yung metro sa poste saka dito sa solar. At maya-maya lang ay magkakabit tayo, kakabit na natin to. Ito naman sana ikakabit ko sana sa battery, kaso nga lang AC to eh, kailangan talaga yung DC, pero mayroon na rin ako, mayroon akong nabili na 250 amperes. So maya-maya lang ay dun tayo sa likod para maumpisahan na ang pagkabit natin. So pinapakita ko lang sa inyo para makita nyo yung gagamitin natin na nabili ko pa. Gagamitin natin lahat dito sa 10.2 kilowatts na solar. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa likod at ginagawa ko na nga ay binubutasan ko na yung para po sa lalagyan natin ng mga batteries, saka circuit breaker, tapos yung inverter para dito. So minamadali ko to, talagang bilisan lang. Gumawa nga ako ng diagram. Wow! Para hindi ako magkamali, kaya dahan-dahan lang natin gagawin to. So ngayon ay kasama ko si Pards, siyang licensed electrician dito sa division namin, at siya ang kasama ko ngayon habang ginagawa niya yung para sa breaker ng battery. Kakabit namin mamaya, at ako naman ay gumagawa rin dito ng kinakabit ko rin yung ano, yung mga breaker ng dito, magmula dito sa may poste papunta rin to ng ano, ng inverter. So ako nakatoka rito para mabilis ang trabaho namin. At sa nakikita nyo, baka sabihin nyo ito yung gagamitin ko na wire. Hindi, ginawa ko lang yan para hindi ko makalimutan yung connection, kaya linagyan ko ng pangalan. Pero mamaya lang papalitan na ni Parts yan, siya nang bahala magkabit ng mga wiring. So ayan, dito na siya. Magaling. Kaling to, mabilis. Live yan, oh. Live yung inaano namin, kasi kailangan may power sa loob, kaya walang ano, kinabit niya talagang live. Oh, so sa ngayon ay halos patapos na ang connection natin papunta ron sa inverter. Medyo malinis na. Ayos muna natin tong panel, dahil itong gagamitin natin dito sa loob. Dalawa kasi, isang may panel dito sa labas, may panel din doon sa loob. Dito kasi ito yung workshop ko, kaya naglagay ako rito ng sariling panel. At dito naman tayo sa loob ngayon. Ito, tinanggal ko na yung dating breaker ng ang ano rito. Tinanggal ko na yung mga luma at pinalakihan ko si ano naman to, si Tolitz. Siya yung magaling din to. Siya yung welder lahat. Alam niya, carpentero. Habang si Parts naman ay inaayos yung ginawa ko na ano, para maya-maya lang ito na. Connection na, kinabit na namin lahat. At ngayon ay tapos na, at tiningnan na at sinusukat niya kung okay na. So mayroon tayong 231 volts. So ibig sabihin ay okay. May power na tayo rito sa loob. Tinitrace lang namin muna yung ano, kung tinitrace namin yung kung saan ng mga linya. Linagyan ko na kanina ng ano yan ng tanda. So ngayon so far so good. Magaling. Ang ganda ng pagkagawa nito. Yun, meron. At mamaya lang ay tatakpan na namin to para
malagyan namin ng paningit diyan, yung mga dumi-dumi diyan sa ano sa gilid. Dahil may mga butas para hindi pasukin ng ipis. So far ngayon guys, medyo tapos na at gumagana na lahat yung mga outlet saka ilaw. Minarkahan na namin. At nandito tayo ngayon sa labas para tingnan natin tong battery. Ito yung battery na 120 ampere na LiPo4 lithium battery. Mayroon na itong wall bracket. Dalawang piraso to. So hanggang dito na lang po ang muna ang ating video. At sa susunod naman po yung connection, yung solar panel na. Doon na tayo sa taas. So pag na gustuhan nyo ang video ito ay don't forget po mag-subscribe at pakisupport lang po yung ating channel. At mag-comment lang po kung mayroon kayong nakitang mali para sa ginawa ko. Ay open po ako dahil first time ko mag install ng solar. So maraming salamat po. See you on my next video. Bye!